nurse, what's wrong? You sick? I'm sorry, Ronnie. I don't feel well. You should go to the hospital. I'll call Mama. Mama! Sabi ng doktor, hindi raw compatible sa katawan ko ang testosterone pills na iniinom ko. Hindi kaya ng puso ko. Kaya tinigil ko ang pag-inom nito. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba. Sa mga bata. Mars, are you sure you won't change your mind? You're not going with us to Canada. We'll increase your salary based on Canadian rates. Yes. Shishi, ma'am, but I've already made up my mind. Uncle, we will miss you if you don't come with us. I will miss you too. And you too, Heidi. All of you. But Hong Kong has become my home now. I found friends, family. I cannot leave them. We're also your family now. I know. And I will always remember you. You will grow up to be an amazing young boy, huh? I'm sure your mom and dad will make sure of that. Don't worry. I will keep in touch. Promise? Promise. Nang lumaon ay natanggap ko na rin na hindi kailangan mag-transition para patunayan kung sino at ano ako. Ang mahalaga, kilala ko ang sarili ko at tanggap ako ng mga nagmamahal sa akin. Sa pag-alis ng Chow family, nabawasan ako ng isang pamilya sa Hong Kong. Binigyan ako ni Ma'am Susana ng magandang recommendation para makahanap ng ibang employer. Lalo naman lumalim ang samahan namin ng isa ko pang pamilya. Dapat di ka nakipag-areglo eh. Dapat dun sa nanapak sa'yo, nakulong. Wala ka namang ginawang masama eh. Lahat naman tayo nananahimik dun sa club. Siya nga to, kung makatitig kay Alice, nakakabastos. Siya pa may ganang malakit sa'yo. Natakot ako eh. Dayuhan tayo dito. Eh kung natuloy yun sa kaso, gastos! Ako na nga itong naagrabyado. Ako pa itong nawalan ng trabaho. Eh, hindi naman ako mahuhuli ng uwi kung hindi dahil sa gulo na yun. Tayo na punta sa presinto. Foul yun. Nasaan ang ustisya? Hindi pwede to eh. Di natin pwede hayaan to. Mahuli to. Pwede isa sa atin. Nangyari to dahil lesbian siya. Diskriminasyon yan laban sa ating mga LGBT. Dapat di tayo pumayag na ma-discriminate na kahit isa sa atin. Eh ano bang magagawa natin? OFW lang tayo dito. Pobreng DH. Kahit dayuhan tayo dito, kahit katulong tayo, may karapatan pa rin tayo. Yun ang dapat protektahan at ipaglaban natin. Paano? Magkaisa tayo. Magsama-sama tayo para mas matatag. O dito natin nilalagay yung mga bills natin, tapos lahat ng mga files dito sa book. O, tara! O, kompleto na tayo. Ang good news, a few months ago, na-register na ang Phil Guys Association. Nakabuo na tayo ng isang pamilya dito sa Hong Kong. Isang pamilya na tumutulong, sumusuporta, at nagbibigay ng boses sa mga kapatid natin na patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang trabaho, kulay, at lalong-lalo na sa pinili nilang kasarian. At ngayon na nga, meron na tayong sariling lugar na matatawag natin ating tahanan. Isang shelter house para sa mga kapatid natin na walang mauwian. Kaya Phil Guys, welcome sa bago nating tahanan dito sa Hong Kong. Yay! Sa pamumuno ko ng mga kapo kong LGBT at OFW, hindi ko namamalayan na nadadagdagan ako ng lakas ng loob na humarap sa kahit anong sitwasyon at makipag-usap sa kahit sinong tao. Nadala ko ito maging sa muli kong pagharap sa aking pamilya. Nang! Mayong! Anak ko! Lenida! Nandito na si Mayong! Oh, tignan mo. Malapit na matapos ito, ha?
Lahat ng pinapadala mong pera, dito na pupunta. Lahat ng ipinili mo sa amin, sinunod namin. Gusto mo ba? Sabi ng iba, katulong ka lang naman doon. Sabi ko naman, oo, katulong ka, pero ang dami mong tinutulong ang mga kapwa-Pilipino natin doon. Leader ka ng asosasyon doon, ha? Paano niyo po nalaman yun, Tatang? Eh, kinukwento ka sa amin ng mga kasamahan mo doon na taga-Abra. Proud na proud sila sa'yo, anak. At ang laki ng pasasalamat nila sa'yo. Proud din ako sa'yo, anak. Proud na proud. Kahit po na tomboy po ako. Anak, patawarin mo sana ako pag hindi kita natanggap noon. Mahal kita. Natakot lang ako na baka walang magmahal sa'yo ng totoo. Ayokong tumanda kang mag-isa, anak. Pero nagkamali ako. Sa lahat ng nagawa mo para sa ating pamilya at sa lahat ng nagawa mo para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, ikinararangal kita, anak. Sana mapatawad mo rin ako. Wala naman po ako kailangan patawarin. Di naman po ako nagtanim ng galit sa'yo. Tulad nga po ng sinabi ni Nang, inintindi ko po kayo. Nagpapasalamat nga po ako sa'yo dahil kung hindi po kayo naging matigas sa akin, hindi ako magiging ganito matatag. Maraming salamat po, Tang. Tsaka huwag po kayo mag-alala. May pamilya po ako sa Hong Kong, mga kapwa kong OFW. Mahal na mahal po nila ako at tanggap na tanggap po nila ako doon. Ang ibig bang sabihin ng anak, eh, babalik ka sa Hong Kong. Kailangan ko po magtrabaho para meron po akong mapadala sa inyo dito. Tsaka hinihintay na rin po ako ng mga kapatid kong Phil, guys. Kailangan po nila ako doon.